Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa isang iglap lamang, tila nabalot ng tensyon ang makabuluhan sanang rally ni Donald Trump sa Pennsylvania. Nasa 6 na minuto pa lamang ang nakakalipas habang nagtatalumpati si Donald Trump nang bigla na lamang makarinig ang mga tao ng mahinang tunog ng kung anong putok sa di kalayuan. Yun pala, isang hitman na ang nakapwesto sa bubungan ng isang building at pinagbababaril si Donald Trump. Ang mga tunog pala na ito ay mga tunog ng baril at may nagtatangka na palang patay ng dating pangulo ng bansang Estados Unidos na si Donald Trump. Sa 8 putok ng baril, isa sa mga ito ang tumama kay Donald Trump, subalit buti na lamang ay hindi ito napuruhan. Isang nakakakilabot na tagpo sa dating presidente ng kanyang pagkakaligtas mula sa tiyak na kamatayan. Sa kabila nito ay nagawa pa din ni Donald Trump na makasenyas sa mga tao. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan na si Donald Trump at patuloy pa rin ang imbestigasyon sa nangyaring insidente. Nasa 2 araw na rin ang nakakalipas mula na mangyari ang pamamaril. Subalit marami pa rin ang mga katanungan na hindi pa nabibigyan ng malinaw na sagot. Isa na sa mga napatunayan ng mga otoridad ay ang pagkataon ng namaril kay Trump. Siya ay si Thomas Matthew Crooks, 20 taong gulang lamang. Siya ang nagpaputok ng baril at pumuntirya sa dating pangulo. Noong mga panahon iyon ay wala si Crooks sa naturang rally, subalit ayon sa ilang mga nakasalamuhan ng binata, nakita umano siya sa labas na tila nagmamatsyag at may hindi pangkaraniwang ikinikilos. Ang ilan sa mga manonood, nakuha pang sabihin ang kahinahinalang ikinikilos ng binata sa mga bantay. Subalit huli na nang mapansin din ito ng mga otoridad. Sa katunayan, isang video ngayon ang lumabas sa internet at makikita ang hitman na gumagapang sa bubungan ng isang gusali. Tila pumoposisyon ito at naghihintay ng tamang tiyempo. Tinangkang sabihin ito ng mga tao sa otoridad, subalit hindi sila napansin hanggang sa naisagawa na ng kriminal ang kanyang tunay na pakay. Yeah, look. There he is. You hear bystanders desperately trying to alert police. Sa kasalukuyan, ginagamit ng mga otoridad ang nasabing video bilang parte ng kanilang investigasyon. Bago pa man marating ng mga security officials, ang hitman na nasa bubong ay nagawa na nitong magpaputok ng baril. Nakapwesto siya sa isang gusali na nasa hindi lalagpas sa 450 talampakan ng layo mula kay Donald Trump. Nakapwesto ang hitman sa mas mataas na bahagi, kaya naman tanaw niya nang maayos ang kanyang target at maraming mga witness ang nakita siya ilang segundo lamang bago mangyari ang pamamaril. So we're standing there, you know, we're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. We could clearly see him with a rifle. Absolutely. We're pointing at him. The police are down there running around on the ground. We're like, "Hey man, there's guy on the roof with a rifle." Si Crook ay may gamit na isang AR-15 rifle, isang semi-automatic na baril na medyo sikat na ginagamit ngayon sa bansang Estados Unidos, at kaya nitong bumaril ng maraming sunod-sunod sa loob lamang ng ilang segundo. Nang marinig ang mga putok ng baril, agad na sumampa ang mga Secret Service officers sa entablado upang takpan at protektahan si Trump. Ang mga Secret Service officers ay mula sa isang agency na silang mga ngalaga at poprotekta sa mga leaders ng bansang Estados Unidos. Mabilis silang kumilos upang siguruhing ligtas ang dating pangulo, subalit isa sa mga nanonood noon ang tinamaan pala ng bala na agad nitong ikinamatay. Siya ay si Cory Comperatore, 50 taong gulang na dumalo sa rally dahil sa tama ng bala ng baril nang tumalo nito sa kinaroroonan ng kanyang pamilya para protektahan sila nang makarinig siya ng mga putok ng mga baril habang 2 pang katao ang nasugatan.
Mabuti nila may agad ding napatay ng mga Secret Service officer ang hitman na nakapwesto na pala at nakatarget lock na sa shooter. Nangyari ang lahat ng ito ilang segundo lamang. Matapos nito, nagkaroon ng investigasyon at nakita nila na sa kotse ng nasabing hitman ay may ilang mga gamit sa pambubomba. Wala pa rin nakikitang dahilan kung bakit tinangkang paslangin ng binata si Donald Trump. Wala ding makita ang mga otoridad sa social media account ng binata ng mga kahinahinalang bagay o post at hindi pa din malinaw sa mga otoridad kung may kaugnayan ba ito sa napipintong presidential election sa Estados Unidos. Napag-alaman din na ang hitman ay isang rehistradong Republican at nagtapos pa lamang ito ng kanyang high school 2 taon pa lamang nakakalipas at nabigyan pa ng award dahil sa kanyang husay pagdating sa mga subject na math at science. Ayon sa ilang mga kaklase ni Crooks, madalas umanong mag-isa ang binata at walang masyadong kaibigan. Madalas din umanong binubuli ito noong siya ay nag-aaral pa lamang. A kid that was always alone, he was always bullied every day. He was just an outcast. I want to say he was a loner more because he was quiet, but like he was just bullied. Like he was bullied so much, so much. Hindi pa din malino kung bakit nagawa ito ng isang walang kamuang-muang na binata. Subalit para sa mga kaalyado ni Donald Trump, ang tangkang pagpaslaw mano sa dating pangulo ay plano at hakbang ng mga Democrats. Mula nang matapos ang pag-atake, maraming beses nang nagpahayag si Joe Biden, ang kasalukuyang presidente ng Amerika, na mula sa Partido Demokratiko na kanyang pagkabahala sa nangyaring insidente. Kinundin na din niya ang nangyaring tangkang pagpatay kay Donald Trump na nakasuporta siya ng buo upang mas maging mabilis ang pag-usad ng investigasyon. There is no place in America for this kind of violence, for any violence ever. Period. No exceptions. We can't allow this violence to be normalized. You know, the political record in this country has gotten very heated. It's time to cool it down. Maraming mga bansa na din ang nagbahagi ng kanilang saloobin sa nangyari. Nagpakita ng simpatya si Xi Jinping, ang pangulo ng bansang China. Habang ayon sa bansang Russia, hindi man daw ang administrasyon ni Biden ang nasa likod ng pag-atake kay Trump, dapat pa din umanong sisihin ang kasalukuyang administrasyon dahil sa tila pagpo-provoke nito sa mga tao na maglunsad ng ganong klase ng pag-atake. Kinundin na din ni India's Prime Minister Narendra Modi ang pag-atake at nagpaabot din ng mensahe ang ating Pangulo kaugnay pa rin sa nangyaring pag-atake. Isa ito ngayon sa eye-opener sa Estados Unidos upang mabigyang pansin ang pagrebisa ng kanilang batas sa pagbebenta ng baril sa mga kabataan na nasa edad 20 anyos pababa. Sa Estados Unidos kasi, hangga't mayroon kang pambili ng baril ay nagiging alas mo ito upang makakolekta at bumili ng kahit ilang piraso. Sayang nga lang na napatay agad ng isang sniper na gwardiya ni Trump si Crooks at nawala ng pagkakataon na malaman ang motibo nito. Nang ma-assassinate si Pangulong John F. Kennedy sa Dallas, Texas noong Nobyembre 21, 1963, nahuli ang killer na si Harvey Oswald, 24 na taong kulang at impluensyado ng komunismo. Gayunman, hinihinalang 2 bumaril kay Kennedy dahil 2 bala ang tumama sa kanya. Isang tumama sa leeg at tumagos sa kanyang bunganga, habang isang bala saktong tumama sa ulo nito at parehong galing sa likod ng mga bala. Pinatay naman si Oswald ng isang Jack Ruby sa parking garage sa City Hall ng Dallas. Makaraan ang 2 araw kaya hindi na dumaan sa paglilitis ito sa pagpatay kay Kennedy at wala nang balita hanggang ngayon kung sino ang 2 bumaril sa kanya. Ang larawang ito ngayon ay kalat na sa internet, larawan ni Donald Trump na nakataas ang kanyang kamay habang may dugo sa kanyang mukha. Ito ay malakas ngayong simbolo ng isang Republican laban sa isang Democrat. Sa nangyaring ito, tiyak na mas makikinabang si Donald Trump. Ang paparating na presidential election ay pumasok na sa mas inaabangan ng marami.